Andito na tayo sa final module ng Hyper-V for Windows Server 2022. At ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga disaster recovery saka high availability options na pwede nating ma-implement dito sa Hyper-V. Isa sa magandang feature bakit tayo nag-virtualize is yung pagiging handy niya. Kumbaga, di mo na kailangan mag-purchase ng additional server para makapag-up ng bagong server role or kung anumang additional requirements ng organization nyo. Instead, kailangan nyo na lang mag-up ng additional VM. Pero hindi porket malakas yung host nyo, eh maglalagay na lang kayo ng maglalagay ng VM hanggang sa gusto nyo. By default kasi, ang kaya lang i-cater ng Windows Server is up to 16 cores saka 2 virtual machine sa Standard Edition. Kung naka-data center naman kayo, unlimited siya. Pero default pa rin sa 16 cores. So, kayo na bahala, dumiskarte doon. Sisimulan natin yung module na to sa mga basic disaster recovery saka high availability options papunta sa mga complex saka medyo mahirap i-implement. Lahat ng mga dinidiscuss ko dito, according lang siya sa preference ko and pwede siyang magbago according sa engineer na mag-i-implement. So, start na tayo.